Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss World Philippines for 2024. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! And hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago na ating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss World Philippines tayo ngayon. Naloka ba kayo? Kasi ako, naloka ako. Naloka ako kasi nag-start sila ng late at natapos din sila ng late. Ganon. So, hindi on time. Kasi di ba sinasabi nila, ang start daw ay 8 p.m. pero parang 9 na sila nag-start. So, medyo nakakaloka kasi ang daming mga eksena dito sa Miss World na parang feeling ko hindi naman kailangan. Parang, sabi ko nga, sa pinapanood ko, nakakaloka sa sobrang dami ng mga, ano ba yun, commercial, ang daming mga eksena, ang daming mga talk, gano'n. Medyo inantok ako, charot. Anyway, kudos naman doon sa stage nila, sa entablado at lighting. Syempre yung pinapanood ko dito, medyo madilim. Sabi kanino, hindi ba HD yung ano, Miss World Philippines? Sabi ko, ewan ko. Pero for sure, doon naman sa venue talaga, ay maganda yon for sure. At saka yung lighting nila maliwanag, di ba? So, hindi ako magre-reklamo doon sa napapanood ko. Dapat nga magpasalamat pa ako kasi nakikinood lang din naman ako, di ba? So, ano ba naman yung maibigay nila sa atin yung pinapanood natin ng libre, di ba? So, yun. Kaya hindi na ako nag-complain doon sa nakita ko doon sa pinapanood ko. Pero, naniniwala naman ako, pagdating doon sa entablado, ay sulit naman yung mga nanood ng live sa sobrang ganda ng stage nila this year, di ba? At grabe yung runway nila, hapurihin natin. Parang alam mo yon, nasa street lang sila, may pa-eksenang ganon. Kakaiba, in fairness. Doon naman sa hosting, si Billy Crawford, sa totoo lang, isa to sa mga favorite ko na host na magaling. Pero dito, parang hindi siya nag-shy. Gawa siguro ni Maria Gigante. Hindi sila masyado nag-blend. Para si Maria Gigante, ewan ko ha, sorry to my word ha, parang nasasapawan niya si Billy Crawford. Ganon. So sabi ko nga sana, nag-solo na lang si Billy, tapos eto na lang si Maria Gigante, nilagay na lang dun sa baba. Para mas bongga. O kaya, si Maria Gigante na lang sana ang ginawa nilang host. Total makuda naman si girl. Ang kuda kasi ni girl. Tapos minsan may mga sinasabi siyang word na parang hindi ko naman naririnig doon sa mga host na napapanood ko. Katulad nila, oh my goodness, yung mga ganong eksena, di ba? Nakakaloka, buti na lang hindi niya ginamit. Oh my gosh, oh, di ba? This is it guys, oh, di ba? Nakakaloka. Anyway, wala naman tayo magagawa. Doon naman yung dalawang host doon sa baba. Hindi ko kasi maintindihan bakit sila birit ng birit yung mga host na to, na bumibirit sila sa mga pag-announce. Parang hindi ganun kabongga yung dating. Ewan ko lang kung doon lang sa napapanood ko, hindi ko na maalam doon sa mismo venue kung gaano ba kabongga yung mga bosses nila, di ba? So, yon. So, pag-announce ng top 20, medyo naloka ako sa top 20 kasi parang yung announcement nila, medyo antagal na loloka ako. Ang dami pa special award. Hindi ko alam kung special award ba to o special award na naman yung i-announce sa susunod, mga ganon. Kasi sa sobrang dami nga ng award. Pero in fairness ha, si Krishna Gravides ang pinakamaraming nakuhang award. 18 lang naman, o di ba? Saan ka pa? At siya ang nag-Miss Photogenic, Miss Multimedia Award, at saka Best in Swimsuit, at saka Best in Long Gown. So, doon pa lang na ina-announce na yung mga award na to, sabi ko, ay okay, si Krishna Gravides na ang mananalo dito, di ba? So, yon. So, medyo naloka tayo dahil, alam mo yon, grabe ha, hakot award. Anyway, congratulations kay Krishna Gravides. At deserve naman niya yan. Mula sa pagkakaano niya doon sa Miss Charm, pag-withdraw niya, talaga namang humakot naman siya ng award dito sa
kahit naman doon sa Miss Universe Philippines, siya rin yung nag-best in swimsuit, kung hindi ako nagkakamali. So, talagang best in swimsuit talaga siya. At sana, sabi ko nga, pagdating sa ano, sa Miss World ay mag-best in swimsuit din siya. Kung may best in swimsuit, yan. Siyempre, kumabog din si ano, si Cavite, si Diamante kagabi. Siya rin ang kumuha ng award ng Miss Bench Active, o, di ba? At Miss Photogenic naman si Baguio. At Miss Bench din naman si Baguio. Nakakaloka, no? Ang dami. May Miss Bench Body. Andyan si Pampanga. O, andyan din si Capitolio Pasig. Miss Bench Body. Ang dami, ang daming ano. At Miss Aqua naman si Diamante. So, sabi ko nga sa inyo, ang daming special award eh. Miss Victoria Sports naman si Tarlac Propin. So, kagabi, talagang nakikita mo, dipdikan talaga yung labanan ni Jasmine Omay at saka ni Chris Nagrabides para sa korona ng Miss World. Kaya lang sabi ko, hindi ko obra dito si ano Jasmine Omay. Actually, nakulangan din ako ng konti lang naman ng atake niya. Kumbaga parang kung si Chris na talagang laban na laban, talagang all out si Chris na eh kagabi. Pero itong si Jasmine parang nag-hold back pa siya konti. So yun, ayun lang yun napansin ko. But parehas silang maganda. Parehas ko naman silang gusto. At gusto ko rin manalo talaga si Chris na, 'di ba? Kasi syempre parang kaya ka nga nag-over the back diyan para manalo. At tagumpay naman siya. Si Bianca Tapia parang medyo nanahimik na siya kagabi, pero okay din naman yung eksena. Sa top 20 sila ang nag-swimsuit, talagang paandar talaga yung mga swimsuit ng mga girls sa top 20 at talagang masasabi ko naman, my gosh. Kabog kong kabog. At sila din ang nag-evening gown. So, parang prelim lang, no? Pero alam nyo, sa totoo lang, ang daming magagandang gown kagabi. Katulad na lang yung gown na yung kulay puti. Eto. Gustong-gusto ko yan. At saka, talagang winner talaga yung ibang gown. Pero, syempre, si Chris Nagrabides, si Rian Fernandez din ang nag- ano disenyo, kaya bongga din ang kanyang gown. Maganda din yung gown ni Jasmine Omay at saka ni Bianca Tapia. Nagustuhan ko din. Talagang masasabi ko, ay, palaban. Ang daming mga magagandang gown kagabi na hindi naman nakakaboring tignan, in fairness, doon sa top 20. And then, after top 20, doon nga in-announce ang best in evening gown at ang nagwagi nga ay si Chris Nagrabides. So, talagang nasabi ko, wala na. Talagang eto na kasi best in swimsuit na siya, best in long gown pa siya. So, after ng evening gown, so doon nag-announce ng top 10. At sa top 10, syempre ay si Quezon Province, si Cavite, si Capitolio Pasig, andyan din syempre si Tarlac Province, nakuha din syempre si Pampanga, si Bicol Region, si Batangas, si Manila, Baguio, and sino ba to? Parang dalawa yata yung Pampanga. So, yon. Pero sa top 10, medyo parang napansin ko na wala na yung malalakas na lumalaban na kandidata at hindi na sila napansin kasi talagang kumabog na sa si Cavite, kumabog na si Capitolio. Sa top 10, maraming si Bicol Region. Actually, si Bicol Region palaban eh, no? So, talagang masasabi ko na iba din yung eksena. Si Baguio, saka si, sino pa ba to? Pangasinan. Ayun, sa Pangasinan. Nawala na si, ano, si Bukid nun. Oo, saka si Cebu. So, si Cebu na El Tocuyo na siya ng bongga-bongga. Anyway, so, sabi ko nga, bakit ganun? Ang lakas naman ng ibang kandidata pero parang hindi na sila nakapasok. Siguro mahigpit talaga yung dikdikan yung sa top 10 nila para sala makapasok yung ibang kandidata. So anyway, so congratulations sa top 10. So sa top 10, syempre nag-announce na sila ng winner. So nakakuha na naman ng special award syempre. Oy! Panalo si ano, si tawag dito, si Jasmine Omay kasi nakakuha siya ng magandang special award dahil ang nakuha niyang special award yung Miss Asiana City na nagbigay ng 100,000 cash prize. Ang bongga, no? Diba? And then, si at doon na in-announce kung sino yung first princess at saka yung title. So, doon sa title,
nag-second princess ay si Sophia Bianca Santos. At second princess naman si Jasmine Omay. So, syempre hindi naman tayo nagulat. Kumbaga parang deserve naman talaga ni Pampanga mag-second princess. Actually, dark horse siya dito eh, no? Si Pampanga. Parang siyang si ano kagabi, Lara Kigaman, ganon. At ayun nga, so naloka ako kasi si Sophia Bianca Santos ang nag-second princess at ang nag-first princess naman si Jasmine Omay. At eto nga, ang bagong Miss World natin, syempre, yung ina-expect natin lahat na si Krisna Maria Marie Gravide. So, yon. So, congratulations, syempre. Happy ako para sa, ano, sa resulta ng Miss World winner. So, ako naman, ina-expect ko naman na si Krisna talaga mananalo dito. So, talagang nakita natin na nagdidikdikan talaga sa corona etong si Krisna at saka si, ano, si Jasmine Omay. So, sila talaga yung naglalaban. Pero, sabi ko nga, lamang talaga dito si Krisna yung Gravidas kay Jasmine. At parang feeling ko, hindi makahabol talaga si Jasmine. Anyway, so pwede naman siya sumali next time, di ba? Bata pa naman si Jasmine. So, good luck kay Krisna Gravides. And then, syempre hindi lang dito natapos. Katulad din ng Miss Universe Philippines, after ng coronation, ay nagbigay ng pa-special award. Dati kasi ina-announce na yan doon mismo sa ano. Kasi, parang isang announcement lang. Kaya lang nandiyan kasi si Madam Julia. So, pinatapos na muna. Binigyan na muna ng corona. And then, after, doon na nila ibinigay yung mga ibang corona. So, eto, nakakaloka. So, syempre, apat na corona pa ang ibinigay nila. Si Dia Mate ang naging Reyna Hispano-Americana. Hindi natin ina-expect na siya makakakuha ng Reyna Hispano-Americana. So, ako naman, naloka talaga ako na parang, ha, gano'n, di ba? So, sabi ko, wala din naman tayong ano, kumbaga, galing sila sa Miss Universe Philippines, so pumunta sila dito sa Miss World, nakakuha sila ng award, kumbaga, parang nakakuha sila ng corona, eh, congratulate na natin, di ba? Kasi, para namang konsuelo doon sa pagod talaga nila, dalawang padya na sinalihan nila. So, in fairness naman, not surprise lang ako kay Dia Mate kasi parang talagang hindi ko talaga ina-expect na siya talaga yung magre-reyna Hispano-Americana. Ang alam ko, pwedeng maging second princess, first princess. Sabi ko nga, naloka ako sa result. Bakit hindi nalang binigyan si Jasmine Omay ng corona? Kasi parang feeling ko sayang siya, di ba? Sana ginawa na lang nilang first princess si ano, Dia Mate. Tapos kay Jasmine na lang yung Reyna Hispano-Americana. But deserve naman ni Dia. So, congratulate na lang natin. Si Nikki Buenafe naman ang naging Miss Multinational Philippines. Akala ko ang Multinational Philippines ay ilalagay ito doon sa Miss Grand Philippines. So, in-announce na rin dito. Siguro dahil malapit na yung laban. And then, si Patricia Bianca Tapia naman ang naging Miss Philippine Tourism natin. So, in fairness naman sa kanya, at least, di ba, nabigyan siya ng award, nabigyan siya ng corona. So, yon. At Face of Beauty naman ay si Jane Isabel Villasano. So, yon. So, sila yung mga nabigyan ng corona na magkukumpit sa international pageant. So, yan. So, na-surprise ako ng bonggang-bongga. Pero, happy ako para doon sa Kalabiang Katapia at saka kay Dia Mate. So, nang hinayang lang ako kay Jasmine Omay, sabi ko nga, better na sana na hindi na lang siya ginawang first princess. Ginawa na lang sana siyang, kumbaga, parang nabigyan sana siya ng corona para makapag-compete sa international pageant. And then, of course, nalungkot ako para kay Rihanna Agata. Kasi sabi ko nga, in fairness naman kay Rihanna Agata, pwede naman siya maging Miss Tourism. Pero naisip ko, habang naliligo ako kanina, sabi ko, baka kasi pwede naman kasi sumali si Rihanna Agata sa Universal Women. At doon, pasok talaga yung beauty niya. Diba? So, yun. So, sabi ko, sayang. Anyway,
Hindi ko alam kung magkukumpit siya doon sa Miss Grand para sa Universal Woman. So, tignan natin at abangan natin yan. Or, i-appoint siya. For sure, bibigyan din niya ng corona ni, ano, ni Mr. Arnold. Imposible namang hindi. Di ba? So, yon. So, ang reaction ko sa pageant nila, syempre, masaya ako doon sa resulta. Pero, ano, mixed emotion eh. Parang, nalungkot ako para kay Jasmine. Oh, may kasi parang feeling ko, deserve niyo maipadala sa international pageant. So, sabi ko parang hanggang runners-up na lang ba muna siya sa mga national pageant natin? Kasi runners-up din siya doon sa may nilabanan niyang Miss Cosmo. So, sabi ko, saan kaya siyang pageant na pwedeng sumali? Siguro Miss Grand, no? Di ba? Sabi ko nga, baka doon, corona na siya. Anyway, sabi ko, nakakalungkot para kay Jasmine Omay at saka kay Rihanna Agata na deserve naman ng dalawang kandidatan to mabigyan talaga ng corona. Pero, happy naman ako para kay Bianca Tapia at saka kay Diamate na hindi mo ina-expect na makakakuha sila ng corona dito sa Miss World Philippines after nilang sumali sa Miss Universe Philippines. So, kudos naman sa kanila. Deserve naman nila yon. So, kaya mixed emotion ang dating sa akin. At ayun, happy ako sa overall results. So, yan! So, syempre, congratulations para kay Chris ng Gravides. And abangan natin ang magiging laban niya sa Miss World Philippines. For sure, susuportahan to ng lahat ng sambayan ng Pilipino. Oh, good luck, malay ninyo siya na mag-uwi ng ating second crown para sa Miss World. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa naganap na Miss World Philippines? Naborindig ba kayo? So, comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, syempre, una sa lahat, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. See you sa live ko mamaya.